So, good evening sa lahat. So, at naka-attend po tayo sa prayer gathering po. So, always give glory to God po na lahat dinigisin tayo ni Lord, na binibigyan tayo lagi ng nagat ng pag-asa na makapag-ipon para sa kanyang kaluwalhatian. So, ano ko po, sinend ko na po yung lyrics nung kakantay natin yung Pintig ng Puso. Tapos, isi-share ko rin dito sa computer screen ko para makita rin po nila. Okay. Tapos, awitin po natin to na talaga inaano natin yung Pintig na Puso natin is talagang para lang kay God. Okay, share ko po ah. Kasi yung lyrics po makikita nyo po dun sa sinend ko po sa group chat. Okay. Ay nga po ay break lang po. Let us sing praises and worship songs to our Lord God na galing po sa puso natin na nawa po yung awitin natin po talaga ay umabot po sa Pintig ng Puso ng ating Panginoon Diyos. So God bless po. Amen. Parang alon sa
Hallelujah. We praise you, Abba Father, Lord Jesus Christ, and our Holy Spirit. Salamat po sa dakilan niyong pagmamahal o aming Panginoong Diyos. Kami nga po, Panginoon ko, ay nagtitiwala sa inyo, Lord, na kahit anong mangyari, Panginoon, naniniwala po kami na kasama ka po namin kahit saan man po kami tumungo. Ano man pong pinagdaraanan ng bawat isa sa amin, Lord, alam po namin na nandiyan ka po, Lord. Ang gusto lang po talaga namin, Lord, marating po ang pinting ng puso niyo, Lord, Rabasaya, Rababaka, Abba Father, Lord Jesus Christ, and our Holy Spirit. You, Rabasaya, Rababaka, let the bare desire of our heart is in connection with your heart, God, to love you above all, Panginoon ko, to love you in truth and in spirit, Panginoon ko, Rabasaya, Rababaka, Saya, Rabaka. Patawarin niyo nga po kami sa anumang pong kasalanan na gawa namin, sa isip, salita, sa gawa, sinadya, o hindi man po sinadya, Lord. Kami po ay nagpapakumbaba, Lord, at humihingi po ng paglilinis niyo, Lord, sa pamamagitan ng banal na dugo ng inyong anak na si Jesucristo. At tulungan niyo nga po kami, o banal na Espiritu, na huwag nang magkasala. Hurabasaya, rababaka. Tulungan niyo po kami, Lord, na ikaw lang po yung nasa puso namin, Lord Jesus. Ikaw po manirahan sa puso namin para maging busilak ang puso namin, God. Huyasaya, rababaka. Tulungan niyo po kami, God, na malakaran po namin kung ano man po inuutos niyo, Panginoon ko, at patatagin niyo po ang pananampalataya ng bawat isa sa amin, God, na hindi man po namin alam ko ano ang landasin, hindi man po namin alam ko ano mangyayari sa hinaharap, Lord, patatagin niyo po ang pananampalataya namin that we will stand firm because you are God, Panginoon. Kurabasaya, Baba, kakailangan ka po namin, Lord. Tulungan niyo nga po ang bawat isa sa amin, Lord, sa mga nanarabing oras namin dito sa mundo, Panginoon ko. Tulungan niyo po kami, God, na maging kapakinabang po ang buhay namin na binigay niyo po, Panginoon ko, na magamit po to para sa inyong kaluwalhatian, Lord. Hindi namin kaya kung wala ka. Kaya, Lord, kami po ay nagpapakumbaba. Samahan niyo po ang bawat isa sa amin, Husaya, Rabaka. Empty us completely of ourselves and fill us, God, fully with thy Holy Spirit, Lord. Tulungan niyo po kami, Panginoon ko, na ma-share ka po sa mga tao, na marami pa pong tao, Panginoon ko, ang maligtas dahil po sa dakilan niyong pagmamahal. Abba, Father, we're lifting up to you this gathering, Lord. Ikaw po ang manguna, Abba, Father, Lord Jesus Christ, and the Holy Spirit. Empty me of myself and only speak to us, O Holy Spirit. Lahat ng sasabihin ko, lahat ng mag-isipin namin, Panginoon ko, lahat galing sa inyo para lamang po sa inyong kaluwalhatian. Kaya po nagpapasalamat po kami, Lord, sa pagsama niyo sa bawat isa sa amin. We praise and we love and we adore you, Abba Father, in Jesus' name, amen. Hallelujah. Praise God. So good evening po sa lahat. So praise be to God po sa opportunity. Lagi ko nga po yung sinasabi, lagi po tayo magpapasalamat kay God na ginagamit tayo ni Lord na kahit po yung simpleng pag-attend po natin ng mga ganito o ng prayer gathering po is ano po yun, isang katawagan. Kasi po, naaayon po sa kalooban ni God na tayo po talaga ay manalangin. Shinare ko po sa inyo yung Bible messages. Okay, share ko lang po yung screen ko sa ano ba. Okay, dun sa Bible messages po, makikita nyo po dun na shinare ko po yung mga ibabasahin natin. Okay, so basahin po natin yung sa 2 Timothy chapter 3 verse 16 to 17. Okay, sabay-sabay po natin basahin. Ang salin po ang salita ng Diyos. Lahat ng kasulatan ay isinulat sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo ng katotohanan, pagsasaway, pagtutuwid, at sa pagsasanay sa matuwid na pamumuhay para maging handa sa lahat ng mabubuting gawa ang naglilingkod sa Diyos. Amen. Praise God. So, kasulatan. Okay. Lahat. So, ibig sabihin po, lahat na nakasulat sa salita ng Diyos. Okay. Yung Holy Bible po. Lahat po yun. Kailangan po talaga natin basahin. Wala po tayong lalagpasan na ito, ayoko nitong topic na to. Gusto ko itong matungkol sa ganito. Hindi po. Lahat po yun basahin natin dahil lahat po yun ay kapaki-pakinabang. Okay po. At isinulat yun po sa kapangyarihan ng Diyos. Ang author nga po ng Holy Bible o ng salita ng Diyos ay ang banal na Espiritu. At tandaan po natin na upang po maunawaan natin ang puso ng ating Panginoon at masunod natin siya, kailangan po natin ang banal na Espiritu. Kung so, ibig sabihin po, kung naniniwala po tayo at yun po ang katotohanan, na kailangan natin ang banal na Espiritu para makalakad na may kabanalan, para maunawaan natin kung ano ang nais ng ating Panginoon,
dapat po sundin natin ang kalooban ng Diyos at yun po ay sundin ang lahat ng nasa kasulatan ng Diyos. Ay po. So sabi, mapakinabang. So wala pong masasayang. Kaya nga po lagi ko pong inaano yun na kapag nag-ano tayo kunyay sa Facebook, minsan po pa nagbabrowse ako ng Facebook, may nalagpasan akong Bible verses, nagmamadali ako, kailangan ko siya talagang balikan. Kasi iniisip ko, hindi masasayang ang oras ko sa pagbasa ng salita ng Diyos. So wag po natin baliwalain ang salita ng Diyos. So balikan natin yon, basahin natin, at i-share po natin. Okay? So kasi kailangan po talaga na maraming tao pa po ang makakilala sa Diyos sa pagtuturo ng katotohanan. Ang katotohanan po si Jesus Christ. Ibig sabihin po, ituturo natin ang katotohanan sa pamamagitan po ng pagtuturo ng lahat ng kasulatan ng ating Panginoon. Kaya po, bilang mga anak at lingkod ng Diyos, kailangan po talaga alam natin ang salita ng Diyos at malalaman lang po natin ang deeper meaning ng message ni God kapag pinasok na natin deeper in our heart ang banal na Espiritu, si Father God, Jesus Christ, and Holy Spirit. Kasi siya na po yung mangungusap. Okay po? Nagkakaroon po ng kapangyarihan. Makapangyarihan po ang salita ng Diyos, pero kung babasahin mo siya ng walang pagsama ng banal na Espiritu po, ay hindi mo makikita ang ibig sabihin nun. Kaya po talaga po, bago magbasa ng salita ng Diyos, manalangin. Father God, tulungan niyo po ako maunawaan ng inyong salita in Jesus' name. Okay? So, sa katotohanan, so ang buong mundo po, pamilya natin, tayo mismo, kailangan po natin malaman ang katotohanan na ang tunay na kaligtasan, tunay na kapayapaan, tunay na kagalakan, lahat ng magagandang bagay na ninanais at kailangan ng tao, matatagpuan lang po talaga natin sa ating Panginoon. Kaya po, babad tayo sa salita ng Diyos. Pagsasaway. So kung may mga kilala man po tayo o sa atin, sa sarili natin, alam natin na meron tayong ginagawang masama o may kakilala tayo na may ginagawang masama, huwag po tayong magsalita ng nanggagaling sa ating karunungan. Kasi ang tendency po noon, maaaring maging away yan, maaaring magkaroon ng kaguluhan. Kasi hindi po tayo pwedeng umasa kung ano ang meron tayo. Okay? Ang magbibigay ng tunay na kapayapaan o magbabago lamang doon sa taong sinasaway o sa atin mismo, ang totoo lang po makapagbabago sa atin at sa mga tao ay ang Diyos, si Jesus Christ, ang salita ng Diyos. Kaya po minsan nga, kapag meron akong gustong advice-an o may naghihingi sa akin ng advice, most of the time po talaga ang gagawin ko noon, pray to God, hanap ng Holy Bible message. Kasi wala silang makikitang kamalian sa salita ng Diyos. Okay pa? So ibig sabihin po dapat sa, ay taga lang po, i-mute ko lang po yung mic. Sandali lang po, para hindi mag-echo. Sorry. Yan. So ibig sabihin po, ibabalik ko din sa Bible message. So ibig sabihin, kapag may isasawayin tayo, pray to God, gamitin natin ang salita ng Diyos para ituwid yung tao. Okay? So, pero pag ginamit mo ang salita ng Diyos, gagamitin ko nga to para asarin ko siya. Hindi po ganun. Okay? Dapat po talaga busilak ang puso natin sa paggamit ng salita ng Diyos kasi banal po yun eh. So, the moment na ay isisend ko tong Bible message na to kay brother o kay sister kasi gusto ko siyang mabago, Lord. Gusto ko rin siya, Lord, na maligtas. Okay? So, hindi mo siya ginagawa dahil sa galit ka, gusto mo siyang patamaan. Hindi po. Dahil mahal mo siya at mahal mo si kaya mo siya ginagawa. Okay? So, pagtutuwid yun po. So, maitatama lang tayo. Ang totoong pagbabago ng tao, magbabago lang po ang tao kapag siya po talaga ay nagkaroon na po ng tunay na pagkakilala sa Diyos. At pakilala natin si God sa pamamagitan ng kanyang salita. Pagsasanay sa matuwid na pamumuhay, opo, mamumuhay lang muna po tayo ng matuwid o may kabanalan kapag alam natin ang salita ng Diyos. Okay po, para maging handa sa lahat ng mabubuting gawa ang naglilingkod sa Diyos. So, alam ko po na ang bawat isa sa atin, praise be to God. Lagi po yung sinasabi. Nagpapasalamat ako sa mga lingkod ng Diyos. Sa bawat isa po sa atin na ginagamit ni God. Bakit po? Kasi po tayo po ay nagagamit ni Lord para po maikalat ang salita ng Diyos at mapadali ang pagbalik ni Jesus Christ. Sobrang yun po yung totoong magibigay ng kasikagalakan sa bawat isa, ang pagbabalik ni Jesus Christ. Pero habang nandito pa po tayo sa mundo, gamitin natin ang bawat araw ng buhay natin na may masyaran tayo tungkol kay God. Okay po? Pero yung pagbabalik ni Jesus Christ, walang nakakaalam, si God the Father lang. Okay? So pag lilingkod ni God, parte ng buhay po natin, dapat alam natin ang lahat ng nasasaad sa kasulatan ng Diyos, sinusunod natin yon at ginagamit natin yon ng may kabanalan. Okay po? So next po is dun po sa
sinin ko is Joshua chapter 1 verse 8 o Joshua chapter 1 verse 8. Basahin nga po natin. Huwag mong kalimutang basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayan mo ito araw at gabi para malaman mo kung paano mo matutupad ng mabuti ang lahat na nakasulat dito. Kung gagawin mo ito, uunlad ka at magtatagumpay. Amen. Praise God. Alam po natin na marami po ang naghihirap. Okay? So financial, maraming bagay po nasa buong mundo. Pero kung malalaman lamang po sana ng buong mundo na ang kailangan lang po talaga natin ay si God, doon po nila makikita na maayos ang buhay. Kasi uunlad ka, magtatagumpay ka, hindi yun sukatan lang dahil sa marami kang pera. Kayang ibigay yun ni God, pero hindi po yun yung priority natin. Ang kailangan po talaga natin is spiritual victory, spiritual blessing. Meaning to say po na kahit anong nangyayari, alam natin na mapalad tayo kasi balang araw, ang tinitingnan na natin yung hinaharap. Hindi ko ano yung meron tayo sa mundo. So yung kikikita na natin na ang ganda ng buhay ko sa piling ng aking Panginoon. Kaya gagawin ko to, kaya may pag-asa ako. Kasi kay God. Kasi kapag alam po natin na meron naghihintay sa atin, nakatagumpayan, alam mo po hindi tayo mag-give up. Na kahit anong mangyari, gagapang ka, gagawin natin ang kalooban ni God. Kasi alam natin na Lord, gagawin ko to Lord kasi alam ko na makikita kita balang araw. Okay? So huwag tayo mag-give up. Sabi, huwag mong kalimutan. So kahit anong busy natin, tandaan po natin, 24/7, 24 oras tayong na binigyan ni God ng buhay, di ba? Ano ba naman po na magbasa po tayo ng Word of God? Sinabi doon, day and night. So, kung hatiin mo pa yun sa 24, ilang oras yun. So, ibig sabihin sa umaga, i-feed mo na po yung sarili mo ng Word of God. Okay? Sa gabi, bago ka matulog, i-feed mo yung kaluluwa mo, ang espiritu, ang katawan mo, ng salita ng Diyos. At huwag po natin siyang kalimutan. Ang pananalangin, praise be to God, dito po. Maraming salamat po na naka-attend kayo. Yung alam mo po ba yung minsan na kapag, ano, kahit yung maglagay ka ng alarm clock, para lang manalangin ka, para magtandaan mo na may gagawin ka para kay God. Alam po, nakakatuwa yung para kay God. Kasi alam ni God na pinapahalagahan natin siya. Okay po? So huwag natin kalimutan ang pananalangin, ang pag-aaral ng salita ng Diyos. Okay po? Dahil yun po ang tunay na katagumpay. Pag alam natin ang salita ng Diyos, alam natin buhay ang ating Panginoong Diyos, tayo po ay matagumpay. Kasi ibig sabihin kahit anong pagdaraanan mo, teka lang, nagkasakit yung mama ko, yung papa ko, ay teka lang, nangailangan yung ano, yung anak ko, yung kapatid ko, ganyan. Alam mo yung parang hindi ka nag-worry kasi alam mo na, Lord, sinabi mo sa inyong salita, alam mo may paghuhugutan ka ng mga salita ng Diyos na promises ni God at kapag si God po ang nagsabi at lahat na nasa nakalusaad po sa salita ng Diyos, si God ang nagsabi, katotohanan yun. Kaya hindi tayo pwede panghinaan. Kasi alam ko, Lord, sinabi mo, Lord, paggagalingin niyo ako, Lord. Kaya itong nararamdaman ko to, Lord, hindi ko man po nakikita pa ngayon, Lord, inaangkin ko na po ang kagalingan. Kasi, Lord, alam ko po, Diyos kita. Alam ko, Lord, na lahat ng sinabi mo ay katotohanan at mangyayari po yun. Bakit? Kasi po, andun po yung pananampalataya. Faith is seeing what is unseen. Hindi mo pa siya nakikita, pinananampalatayaan mo na siya. Yun po ang gusto ni God. Na alam mo na, teka lang, nakikita ko parang bagsak yung business ko. Teka lang, parang nakikita ko matatanggalan ako ng trabaho. Ah. Pero Lord, naniniwala ako, Lord. Eh. Puprovide mo, Lord, ito, Lord. Alam po, Lord, tiwala po ako sa inyo, aking Panginoon. Ganun ang gusto ni God. Gusto ni God yung nakikita niya na itong anak ko, ito yung nakikita niya. Pero nilalagpasan mo yung pader ng kahirapan. Nilalagpasan mo, tingnan yung pader ng kasakitan. Nilalagpasan, hindi yun na nakikita mo. Ang nakikita mo, yung nandun sa dulo, si God. Na naka-smile at sinasabi ni God na kaya mo yan, na pagtagumpayan ko na yan. Okay po? Si Jesus Christ. So, lagi ako po, pag may inaano ako, lagi ko inaano, no, Lord, hindi ko tinatanggap po ano man po nararamdaman ko, Lord, kasi alam ko, Lord, na pagtagumpay ni Lord. Kaya alam ko, Lord, magaling na ako, Lord. I love you, Lord. Praise God. So, ibig sabihin, kiniklaim mo na kasi kilala mo yung Diyos na sinasamba mo. Okay po? So, last po is Acts chapter 4, verse 31. Ang salita ng Diyos, so last po,
Pagkatapos nilang manalangin, nayanig ang bahay na kanilang pinagtitipunan. Silang lahat ay napuspos ng banal na espiritu at buong tapang na nangaral ng salita ng Diyos. Amen. Sabi o, pagkatapos nilang manalangin. Kaya mahalaga po talagang nananalangin ang mga lingkod at anak ng Diyos. At kung aanoin po natin to dito sa kwento nito, hindi lang siya isa. Magkakasama silang nanalangin. Fellowship. So gustong gusto po yon ng banal na espiritu ni God na nakikita na ang kanyang mga lingkod ay nagkakaroon ng pagkakaisa sa pananalangin, iisang pusong sumasamba sa iisang Diyos. So yun po yung gusto ni God. Na ibig sabihin na talaga po tayo ay taus pusong nagmamahal at naglilingkod sa Diyos. At sabi yo, nayanig ang bahay ng kanilang pinagtitipunan. Pinapakita nito, sobrang kapangyarihan ng ating Diyos. Ibig sabihin ko, ano man pong pinagdaraanan mo, pinagdaraanan ng pamilya mo, pinagdaraanan ng bawat isa sa atin, makapangyarihan ang Panginoon natin na kaya niyang yanigin anumang problema at tanggalin yon sa buhay natin. Kailangan lang po natin magtiwala, kailangan lang po natin alalahanin lahat ng mga pangako na sinabi ng ating Panginoon sa kanyang salita at kailangan nating mapuspos ng banal na espiritu. Paano po ba po, sister, mapuspos ng banal na espiritu? Dapat nasa puso natin si God. Ibig sabihin, yung pananalangin natin ito, hindi siya for the sake na, ay, may attendance para malaman ni pastora na umattend ako. Hindi. Gagawin natin to, Lord, attend ako kasi mahal kita, Lord. Kasi gusto pa po kitang makilala ng lubusan. Kasi, Lord, gusto ko pong makasama po ang makapatiran na manalangin upang makapaglingkod kami sa inyo. So, lahat po ng gagawin natin, laging dinadirect natin dapat kay God. Everything is because of Jesus Christ. Let everything be for Jesus Christ. Doon po papasok ang banal na espiritu. Ibig sabihin, kasi kapag lahat is because of Jesus Christ, ibig sabihin yung buong pagkatao mo, puso, kaluluwa, isipan mo, espiritu mo, lahat is para kay God. Pag nasa iyo po si Jesus Christ, hindi rin po tayo magkakasala. Bakit? Napakalinis yung Diyos na nasa puso natin. Okay? So kailangan natin si God and only by God's grace. Kasi ibig sabihin, kapag nasa puso ni God, andun pala yung temptation, nakikita mo pala yung temptation, sasabihin mo na, ayoko sa'yo, mahal ko si Jesus Christ. So andun po yun, napupuspos po tayo ng banal na espiritu dahil siya po ang magpapaalala sa atin sa lahat ng pinangako sa atin ni Jesus Christ. Okay po? So hindi po imposible yun. At hangarin po natin yung lagi na, Lord, fill me with your Holy Spirit. Kailangan po kita. Mahal po kita. Okay? Sabi, buong tapang na nangaral ng salita ng Diyos. So sa mga nabanggit po na Bible messages, di ba, alam na natin ang salita ng Diyos na kapaki-pakinabang to, kailangan natin itong gamitin at araw at gabi natin itong dapat pinagninilay-nilayan. So ngayon na alam na po natin ang salita ng Diyos, which is Jesus Christ, na dapat nasa puso natin lagi. Anong sabi doon? Kapag filled na, okay, alam mo na yung salita ng Diyos. Ngayon filled ka na ng banal na espiritu, nananalangin ka, ibig sabihin yung puso mo is parang puro, naging purong ginto siya kasi nakasama mo na ng Diyos sa puso mo eh. Anong mangyayari? Ang resulta po nun, ang outcome nun, dapat buong tapang na nangangaral na salita ng Diyos. Huwag po nating ikahiya ang Word of God. Okay, so in God's time po, kapag ikaw po inassign ni pastora o inassign ka na mag-pray ka, mag-share ka ng Word of God, dapat maging masaya po tayo. Kasi isang katawagan po yun na nagbibigay si God ng opportunity na magamit. Tapos po, dapat buong tapang nating pinapangaral ang Diyos. Hindi natin sabihin, ay, parang ano po, parang sa trabaho ko, minsan pag may mga tomboy, may mga bakla, sasabihin nila kasi sa sales ako eh, halos parang sales. Huwag daw sabihin na, ma'am, sir, kung bakla, huwag ko daw tawagin na sir kasi baka hindi bumili, baka hindi mano. Sabi ko, wala akong pakailam. Sabi ko, lalaki siya. So, tatawagin ko siyang sir. Kasi para malaman niya. Tapos parang sa, minsan po sa mga ganun, minsan, ultimo yung tomboy, sabi niya gusto niya maging ganito ang itsura, pang lalaki. Sabi ko, babae ka. Kasalanan yan. So, ibig sabihin, dapat po hindi tayo natatakot na ipangaral yung katotohanan. Pero we say it with gentleness and respect na sana po in God's perfect will way and time. Anyway po, tayo po ay magsasalita lang. Hindi po tayo magbabago ng puso.
Okay, ang banal na espiritu po ang mangungusap at magbabago sa tao na yan, pero kailangan nating sabihin ng buong tapang. Wala tayong filter. Okay? Kung misa sa mga Facebook may mga filter-filter pa, dapat po wala sa salita ng Diyos. Okay, buong tapang, kung ano sinabi ni God, sabihin mo itong katotohanan na to, use the word of God, say it, and God lead and guide us. Okay po? So, yun, ina-encourage ko po na ang lahat po taga sa atin. So, tayo po ay mamuhay po ng may kabanalan, manalangin lagi po, at buong tapang nating i-share ang salita ng Diyos. Kasi po, kung makikita niyo po sa pinost ko po sa Facebook, may napanood po ako na nag-uumpisa na sa China at sa ibang bansa siguro po na talagang pinapahinto na nila ang pagkakalat ng Word of God, ang Holy Bible. So isa-isa nila talaga po yan ipapatanggal. Pero kapag ang salita ng Diyos is napag-aralan na natin, na isa puso na natin, hindi nila makukuha yan kasi nasa puso na natin yan. At magagamit natin yun kahit wala pa po tayong hawak na aklat na Holy Bible. Kapag nasa puso na yun. Ibig sabihin, anytime, anywhere, kailangan magamit po tayo ni God. Okay po? At nawa po ay ma-share din po natin ang salita ng Diyos before it's too late sa mga pamilya natin, kamag-anak natin. Okay po? So alam natin na marami na dumating si Jesus Christ. Marami po akong napapanood sa Facebook na mga nangyayari sa buong mundo. Okay, sa buong mundo po siya nangyayari na sobra. Nasabi ko nga, pag nakikita ko yun, sabi ko, hindi pala dapat talaga katakutan ang coronavirus. Kasi merong malalang nangyayari sa buong mundo na yun po talaga is yung parang malalaman mo na malapit na dumating si Jesus Christ. Pero tayo po na ginagamit ni God, nawa po gamitin tayo ni God in the last days na buong tapang natin i-share ang salita ng Diyos. Okay po? So, huwag po tayo matakot. Anyway po, mga lingkod tayo at anak tayo ng Diyos, hindi po tayo pababayaan ni God. Hanggang sa wakas, maglingkod lang tayo dahil po andun, naghihintay na po sa atin ang ating Panginoon Diyos. Okay po? So, let's always rejoice and praise God.